Isang magandang araw mga kapanambitan at ngayon ay nasa ikapitong episode na po tayo ng ating pong first monthsary na ating pagdiriwang. Ang lahat ng inyong mga emails, lahat ng mga inbox na pagbate at ng lahat ng mga gustong mag-express at mag-share ng kanilang mga thoughts, ng kanilang inspiration, ng mga message based for the verse of the Bible, ang lahat ay nais na maging kabahagi sa ating pong Panambitan TV. Napansin naman ninyo na iba't ibang mga pananampalataya po sila at iba't ibang mga profesyon na nasa field na sila po ay patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at patuloy na nanonood at ibinabahagi ang salita ng Diyos na nagpapabago sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa araw po na ito, meron po tayong panghuling magbibigay po sa atin at mag-share ng isang bahagi ng salita ng Diyos at pagbati mula po sa ating panauhin. Kilalanin po natin siya. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga taga-pakinig, mga taga-subaybay ng programang Panambitan. Ako po pala si Sir Julius na bumabati sa Panambitan ng kanyang successful na paglalayag sa loob ng isang buwan, kasama si Sir Ney at ang mga crew nito na gumagawa sa loob ng Panambitan, na yung sinasabi natin, yung mga behind the cam. Binabati ko po kayo dahil successful po yung inyong unang buwan. Sa panahon natin ngayon, tayo ay lumok dahil tayo ay kumakaharap sa pandemiko ng COVID. At marami sa atin, pagod na sa nararanasan. Kumbaga, lobat na tayo, physically, mentally, and spiritually. Marami sa atin hinahanap na ang Diyos kung asaan siya sa mga panahong ito. Marami din sa atin ang naka-realize na after the pandemic, kailangan niyang bumalik sa simbahan, kailangan niyang magpasalamat sa Diyos. Which is, sabi nga sa nabasa ko, nagtagumpay ang Diyos kasi yung pandemikong nangyayari, nawala man ang simbahan pero ginawa ng Diyos na simbahan yung mga tahanan na nagsilay mismo na nagpapatuloy. Nais ko lamang ibahagi yung life verse ng buhay ko. Sabi din sa Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. Ang ganda, di ba? Sabi siya daw yung Diyos na magpapagaling sa atin. Ano man yung nararanasan natin, ano man yung nararamdaman natin sa pandemikong ito, merong Diyos na handang gumamot sa lahat ng ito. Huwag lang tayong makalimot, huwag lang tayong patuloy na lumayo sa Kanya. Pagkos ilapit natin yung sarili natin, mahal tayo ng Diyos, nilalang tayo ng Diyos ng kawangis niya. So, mahal niya tayo. Pagpasalamat natin na sa kabila ng pandemic kong ito, yung mga blessings, yung mga mamunting blessings na binibigay niya sa atin, na hindi naman natin, hindi natin nakikita. Biruin mo, almost 3 months na pandemic, pero pinapakain pa rin tayo ng Diyos. Nagmimilagro ang Diyos sa mga mamunting bagay. Yun yung hindi natin nakikita. But suddenly, sana after this pandemic, totoo yung sinasabi ng iba na lalapit sila sa Diyos para magpasalamat. At gagamutin ng Diyos yung sugat na iniwan ng pandemikong ito. Sabi nga ng isang philosopher, be brave enough to heal yourself even when it hurts. Maging matapang tayo sa kabila ng mga nararanasan natin. Maging matapang tayo na paghilumin yung sugat na nangyayari sa kabila ng pandemic kong ito. Kasi may Diyos. May Diyos pa rin na handang tumulong. May Diyos pa rin na handang sumuporta sa lahat ng bagay. Napakaganda. So sana may natutunan tayo sa bawat paglalayag ng Panambitan together with Sir Ney. Ibahagi natin sa iba yung lessons na natutunan natin. Isang pribilehiyo kasi na maging bahagi nito sa kabila ng pandemiko. Isang pribilehiyo na makapagbahagi, isang pribilehiyo na makapagbigay ng sarili mo pang life verse para ibahagi sa tao. So, isang malaking pribilehiyo. In God's time, sabi ko nga,
God will do anything. God will do the rest. Basta magtiwala lang sa Kanya. So, kay Sir Ney, thank you po. Salamat po sa opportunity. Sa Panambitan, salamat po. Thank you. Thank you so much. At sa mga nakikinig, sa mga sumusubaybay, patuloy po tayong sumubaybay. Patuloy po nating pakinggan ang Diyos sa Kanyang panawagan para ikay magpatuloy, magpatuloy na maniwala sa Diyos. So, salamat Panambitan. Dahil dito, maraming nabubuhayan. So, maraming salamat, Sir Ney. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat, Sir Julius Maligang, sa iyong ibinahagi na pagbati sa ating pong Panambitan TV. At si Sir Julius po ay hindi na rin po siya iba po sa inyong lingkod, na kung saan ay naging kasama na rin po sa lahat ng mga gampanin at ilang mga gawain po para po sa ikauunlad ng gawain ng ating kabanalan ng salita ng Diyos, ng pagpapahayag at mga misyon sa iba't ibang mga larawan ng talambuhay ng bawat isa sa atin. So kaibigan, sabi nga sa araw na ito, tunay na huwag po nating kakalimutan ang tunay na kahalagahan ng pagiging isang kaibigan. Ano? Isang kaibigan na kung saan ay maaaring may mga kaaway tayo, maaring may mga ayaw tayo o hindi natin ginugusto. Pero tandaan po natin mula sa sulat ni Mateo 5:43 hanggang 44, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong mga kaibigan at kapuotan mo ang inyong mga kaaway. Pero may kasunod po iyon, hindi lang kaibigan ang dapat mong ibigin, sapagkat ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ngunit ito naman ang sabi sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung kayo ay may mga kaibigan, na kagaya po ng inyong lingkod, may kaibigan din, kayo, ang bawat isa sa atin ay nagbubuo ng mga kaibigan, dapat lagi po natin tatandaan, hindi po mawawala na meron tayong nagiging hindi pagkakunawaan sa iba't ibang mga larangan ng ating mga profesyon, ng ating buhay, pero ang nananaig pa rin para maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos ay ipanalangin natin ang lahat ng mga nagaganap na mga bagay na hindi nagiging maganda ang ating mga relasyon. Tandaan natin, kung sa ating kapwa ay hindi nagiging maganda ang relasyon na ito, ano pa kaya ang sabi ng Santong Kasulatan sa ating tradisyon, ng ating paniniwala, na ang ating kapwa ay sumisimbolo sa larawan ng Panginoon. So dapat matuto natin itong yakapin at patawarin, hatilingin natin sa Diyos na tayo ay matutong yumakap at magbigay ng pangunawa sa kabila ng lahat, sapagkat lahat tayo ay may kahinaan at may kapintasan. Sa araw po na ito, huwag po niyong kakalimutan na patuloy na sumubaybay sa ating pong mga episode, at huwag niyong kakalimutan po na i-like, i-share, and subscribe yung ating pong Panambitan TV na YouTube channel. Sapat na po ang pagbabahagi po na sa inyo pong pagtutok na mag-aambag po sa lahat ng aspeto at mukha ng isang Kristiyano, ng isang pananampalatayang kinabibilangan natin anuman ang iyong paniniwala. Ang lahat ng ito ay ating pong samo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.